So yung mga sisiw na i-vaccine natin ngayon, nasa edad na 1 week old sila ngayon. Actually, marami to sila, nasa 70. So ito na lang yung natira kasi yung buyer ko is hindi pa siya nakarating. Kasi may mga emergencies. So ang kailangan natin dito is i-vaccine natin siya. Tsaka mayroon din naghahanap sa atin ng mga 2 months old or 1 month old. So hihintayin natin na lalaki yung mga sisiw na to. Pero usually kasi, sisiw pa lang, ang dami na bumibili. Pero thankful pa din ako na natira to sila kasi gusto ko din na parang namimiss ko yung mag-alaga ng sisiw. Okay, kasi breeders na lahat ng mga manok ko. Yan. So, i-vaccine natin sila ngayon para immune sila sa mga iba't ibang mga sakit. Heart. Pure blood Filipino. From Pinoy TV. Hello mga Choy and welcome back to Proud Pinoy TV. So ngayon, sa araw na ito, papakita ko sa inyo kung paano ako mag-vaccine ng aking mga alagang manok. Ngayon, nasa 1 week old na sila. So may hawak akong vaccine ngayon. Ito yung Incidila Sotta. So plain lang, walang IB. Meron kasing vaccine na Incidila Sotta plus IB. So IB means infectious bronchitis yun. Ito yung vaccine na gagamitin natin para sa ating mga sisiw sa edad na 1 week pataas. Okay? Ang iba kasi, nagbabaksin sila ng Lasota pagdating ng 2 months. Pero sa case ko kasi, sa akin is nakita ko na mas advantage na magbaksin tayo ng NCD Lasota sa mga sisiw na sa edad na 1 week pataas. So ang goal natin dito is pagdating ng 1 month, yung sisiw mo is complete na sa tatlong vaccine. Una is NCD B1B1, pangalawa is NCD Lasota, at ang pangatlo is ang fowl pox vaccine. So, yun yung pinaka-importanting bakuna sa mga backyard farmer. So, kung mas malaki yung farm mo, mayroon pang mga ibang vaccine. So, depende kung ano yung mga present na sakit sa lugar ninyo. Okay? So, ngayon, papakita ko sa inyo yung tamang pag-perform or tamang pagbakuna sa ating mga sisiw. Okay? Meron tayong proper na disposal ng vaccine, yung mga tira-tira na vaccine, kasi hindi talaga ito nauubos, kasi this one is good for 1,000 chicks. Kasi isang patak lang naman, or 1cc. Ang mangyari dito, marami itong tira. Ang nakasanayan namin dito, pagkatapos namin mag-vaccine, ililibing namin ng 1 feet. Yung isang, yung vaccine, yung tira. So, takpan natin siya, tapos lagay natin. Sa butas. May butas tayo. Dati akala ko yung pag-vaccine is injection talaga. Hindi naman pala. Hindi naman pala lahat ng bakuna is injection. Okay, so mix na natin. Saka natin siya takpan ito. Parang nipple. So yung mga sisiw na i-vaccine natin ngayon, nasa 1 week old. So 1 week na sila ngayon. Actually, zero mortality ako ngayon. Lahat sila sa 73 na sisiw, lahat sila malulusog. So iba din kasi pag may experience ka na sa pagbrooding, kasi alam mo na kung paano alagaan yung mga sisiw. Dati, nung first ko pang brooding sa mga manok ko, ang daming mortality, ang daming namamatay kasi hindi ko natatansya yung iba nilalamig pala. Ngayon is wala na, malulusog na lahat. Yan. Kukunin na din to, bukas may kukuha na din dito. Kaya ibabaksin muna natin para yung farmer na kukuha is hindi na siya mag-vaccine ng Lasota kasi vaccinated na dito sa atin. Actually, ito mga crossbreed na ito, mga hybrid. Ito naman is yung cross ng Rhode Island Red at saka White. So, napaka-good layer nito. Ayan. Ito naman siya is Rhode Island Red. Ito. Ayan. So, ganito lang kasimple yung buhay ng isang farmer.
Di mo kailangan na pag farmer guys, mahirap yung gawain. May tamang sistema na tayo ngayon kung anong klaseng pag-aalaga o pagsasakang gusto natin. Okay, so ang pag-vaccine natin dito, pwedeng sa mata, pwede rin sa ilong, o pwedeng sa bibig. Pero ang pinakamainam is mata or ilong. Okay? Tapos, ang pagkahawak natin, ganun lang. Ganyan. Hawakan mo lang yung pakpak. Tapos ganyan. So, dapat 1cc. So, isang tulo lang. Okay? Yun. Isang cc yun. So, hintayin mo na higupin niya yung vaccine. Okay, so ang pagka-vaccine mo is hindi siya patagilid. Kung hindi, patayo talaga siya. Okay? Yun, 1cc. Ang tendency kasi pag nakatagilid yung vaccine, hindi siya tamang dosage. Kasi ang dosage niya is 1cc. Okay. Okay, so ngayon tapos na tayo sa ating pag-vaccine ng Edad Sotta sa ating mga sisiw. So kailangan lang na healthy sila kung mag-vaccine tayo. So ano ba yung mga do and don'ts pag nag-vaccine tayo? Okay, unang-una, pag nag-vaccine tayo, siguraduhin natin na malusog yung mga sisiw. May mga sisiw na mga weak, hindi muna natin sila i-vaccine kasi may possibilities na hindi tatalab yung vaccine sa kanila kasi mahina yung immune system nila. Kumbaga, may sakit na sa loob nila. Tapos, naglalagay pa tayo ng sakit sa ating mga sisiw. Maraming mga farmers na hanggang ngayon, traditional pa rin. Ano ba yung traditional? Kumbaga, sila yung mga farmers na nag-aalaga ng mga manok na hindi nag-a-adapt sa mga bagong teknolohiya sa pag-raise ng mga chickens. Okay, gaya na lang na hindi sila nag-vaccine. May nagtatanong sa akin, bakit kailangan ba talagang mag-vaccine? Ang simple lang yung sagot ko. Ang sagot ko naman is, kung ikaw ba naman mag-business, gusto mo ba secure yung business mo or hindi? So, ang sagot niya is, gusto ko secure yung business ko. Kasi, kaya nga ako nag-business kasi gusto ko na magka-income. Okay? So, dito naman sa pag-aalaga ng manok, kaparehong tanong lang. Ano ba yung gusto mo para sa mga alaga mong manok? Secured ba yung investment mo para sa mga chickens mo or hindi? So pag yes ang sagot mo, mag-adapt ka na sa bagong teknolohiya sa pag-aalaga ng mga manok. So i-apply natin yung mga available na vaccine kasi hindi naman sila ordinaryong vaccine lang na mga simpleng tao lang yung gumagawa. Kung hindi mga expert or mga scientist yung gumagawa ng vaccine na ito. Okay, so walang rason na hindi natin i-secured yung investment natin para sa ating mga alagang mga manok. Kasi kung kahit gaano pa kadami yung chickens mo ngayon, tapos sasabihin mo na, okay lang, kahit walang vaccine. Pag dumaan yung sakit na yan, sigurado, lugi ka, 99%. Okay, so gusto natin na secured yung business ng isang farmer, kaya kailangan natin na mag-vaccine. Okay, napakamura lang naman ang vaccine. So, yung isang... Ganon, isang ganito. Yung isang ganitong vaccine nasa 180 lang. Kasi plain lang to eh. Edad Sotta is 180 lang. Plain vaccine to. Okay? Tapos yung fowl pox naman is nasa 380 lang. Kasi na ito is pwede mo siyang ibakuna sa
1,000 chicks. Okay, so ibig sabihin, napakarami ng pwedeng pag-applyan sa vaccine na ito. So huwag niyong tipirin yung mga manok nyo. Kasi sayang din yung investment, yung time at saka effort na ginugugol natin sa ating pag-aalaga. Okay, sana maliwanagan yung mga traditional farmer na nakapanood nito. Huwag kayong maghinayang na gumastos para sa inyong mga alagang manok, lalo na yung mga manok niyo is mga breeders. Dapat mga malulusog, mayroong mga immune sila sa mga sakit na iba't ibang sakit na hindi natin alam kung kailan ito dadapo sa kanila. Okay? So guys, that's it for today and thank you so much for watching this video. And I hope na marami kayong natututunan sa ating video na ito. Okay? So kung may mga suggestions kayo na gagawin natin na vlog sa susunod na video, you can comment your suggestion in the comment box below para mabasa natin. Okay? Kung may mga tanong kayo, comment lang kayo doon kasi kung may oras ako, sasagutin ko yun. Okay? So, maraming salamat sa 11,500 subscribers na nagtitiwala sa Proud Pinoy TV. Okay? Sa mga aspiring farmers na magsisimula pa lang sa kanilang mga negosyo, sa kanilang mga sakahan. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, just click the subscribe button right here. Okay? Sa mga gustong umorder o sa mga gustong bumili ng sisiw sa akin is na located ako sa Tudela Misamis Occidental. You can contact my cellphone number. Lalagay ko sa description. Tsaka don't forget to like our Facebook page, Proud Pinoy TV. Okay? So that's it for today and thank you so much for watching. Adios!